60 pesos lang pamasahe nung motor at saka kasama na yung angkas. Yan kagandahan yung barkong yan dahil tagusan lang yan, atras abante lang yung under niyan. Hindi na iikot yung motor pagka nanggagaling ka dito sa may harap. Kaya diretso na doon sa may likod, parang harap na rin. Tagusan yung pintuan niya. Ayan, papuntang Samal. Samahan ko, waiting ng ano. Masasakay na ng barko. Ayan, binukuha na yung ticket namin. Tapos pinapaan ng sakay yung mga sasakyan. Tapos bago kami sasakay din ng barko. Pa na tayo dito sa barko. Yun na yung motor natin. Pupuntahan ko yung barkada ko doon si Carding Bulacol. Ito yung itsura dito sa baba. May mga pasayang nakaupo. CR. Kaya pa tayo sa taas. Aday ko. CR tayo. Yan, ganito yan. Ito yung dagat. CR nila dito. Ingin na ako. CR. CR dito. Naiihi na ako. Ay, doon pala sa tapat yung iian. Yun yung mga sasakyan. Bababa tayo, walang CR dito. Ang CR, sarado yung CR nila mga boss. Pagdating lang natin doon sa maliihi. Wala ganong pasahero ngayon. Ito malawak pa yung pagpaparadaan ng mga sasakyan. Ito pala yung CR dito. Malapit lang. Yan, medyo madami-dami din kaming motor, nakamotor. Saka ito yung barko dito katabi namin. Yun o. Barko naglo-load ng mga saging puntang Japan. Japan, China, Hong Kong, Taiwan. Yan, yung nagdadala ng mga saging. Ay mga container. First time makatawid ng motor natin na Honda Click 160 dahil lumabas na yung registro. Pwede na tayong gumala kahit saan. May dala tayong mga ulam. Doon tayo kakain sa bahay ni Carding Bulacol, pinagtatrabahoan niya. Medyo marami-rami din kaming motor, nakamotor. Sasakyan wala gaano, ilan lang, isa, dalawa, tatlo, apat, lima. Wala lang gaano sasakyan. Malawak pa yung paradahan ng sasakyan. Pamasahin itong barko na to dito mga boss, tatawid ng Samal, 10 piso lang. Pag motor, kasama na yung driver, 60 pesos lang. Parang kamura. Dump truck na. Sasakay. Nauga yung barko sa bigat ng karga. Galing nagbabangka. Hindi ko alam kung badyo ba yan o hindi. O nanggahanap ng mga kalakal. Ayan.
pagdaling ng bangka niya, yun yung ano, yung ref nasira na. Tapos yung pum ang ginawa. Hindi naman siya bad job. Dito lang, tapos may palapit, may pantalan. Ito palinaw yung tubig ng dagat dito. Yung pantalan ng panakan. Kahit nasa tabing maraming mga bahay, malinaw pa rin yung tubig. Pwede maliligo dito, ang sarap dito. At yun, puno na kami. Andar na. Ayan, puno na, loaded na lahat. Medyo matakal-takal kaming nakaalis dahil pinupuno pa yung barko. Spogel. Yun, ayun na yung sangan. Yan, malapit lang dito, mga 15 minutes lang yung biyahe. Yan, maraming mga barge. Yan yata yung mga ano ng posto, ginagamit ng pusto, nakailira sa 2.5 peras. Ano, maandar na kami. Mayroong plano papuntang Maynila na siguro. Mayroong plano na ito galing airport AirAsia. Mayroong plano. Yun na yung Davao kung kami nagagali. Nagawa pa yung tulay dito nung project ni Duterte, parang tinapos yata ni Bongbong Marcos. Yung tulay na yun patawid, simula Davao hanggang dito sa Samar, patawid. Yun. 2026 pa daw matatapos yun. And yan yung Davao. Ano lang yung kalapit to, Davao at saka Samar. Ito yung Davao, ito na yung Samar. Parang doon nilalagay yung tulay kasi mas malapit doon. Nangingisda. Ayan yung bangka na pang-island hopping. Ito pala yung pang-island hopping na bangka, hindi pala yung kanina. Yung Samal, malapit na kami sa pier. Davao City, ito dito, Davao del Norte, ito dito ang lugar na ito. Sa kumpulong Davao del Norte, dito naman Davao City. Kuya o namamana, umiinisid ng isda, pinapanak. Tayo, malapit na tayong bababa. Yun na yung pier, dyan kami bababa. Madami din pasahero na naman eh. Madami yung sasakay na sasakyan na ka-wake. Sasakayan papuntang Davao naman. Itong barko na to, pabalik na naman ng Davao ko. Yun, dadaong na kami, malapit na kami. Yung isang barko na yan, yun, katulad din yan dito. Pupunta din na ng Davao. Yan, marami din pasahero. Marami nakamotor. Lahat yan, lahat mga sasakyan na yan, sasakay dito yan. Tatawid ng Davao. At yun, nakadaong na kami. Ibababa na lang yung gangway. Yung mga pasahero, mga kasamahan ko. At
ito naman, ito yung sasakay ulit. Papuntang Davao. Ay, ang daming motor. Yun. Tara, let's go. Pupunta tayo doon sa barkada ko. Kinakarbing Bulakbol. At yun, nandito na tayo sa Samal. Ayun, ayun na yung, ito na yung Samal. Yun. Yun, dito tayo sa may highway na ng Samal. Ganto kaganda yung Samal, ganto kalinis. Yun. Yun, ganto kalinis yung Samal. So, ganto kaganda yung Samal. Tara, let's go! Ganto na kaganda dito. Parang ano to, agriya ng Panabo. Si Florindo ang may-ari nito. Diyan tayo pupunta kasi yung barkada ko, si Carlin Bulakbol dyan nagtatrabaho. Ang ganda na pala dito. Ayun, ang ganda ng bahay. Yung may guardhouse. At ito na yun, si Carlin Bulakbol nagwawalis. Ikaw ba yan, Carlin Bulakbol? Uy, tapos. Ayun, nakarating na tayo. Dito natin lulutuin itong pinambili nating isda, bangos at saka tulingan. Iihaw natin yung iba. Yung trabaho ng kaibigan ko ditong Pugi, si Carding Bulakbol. Tagawalis lang dito sa barracks nila, sa opisina. Ganda ng motor ni boss. Oh. Dugay na kayo ng motor, boss, no? Dugay na po. Eh, kung karaan nga design ba? Samahan ni Carding Bulakbol dito. Ito yung barak nila. Napakadami palang trabahante na nila dito. Yun o. Ayun, si Carding papalingas na. Nang kasi may iihawin kami. Hala. Mamaak na, dili. May bagong ano. Anak lang. Tumanda ay bumisita ang aking amo. Ito yung barracks nila dito. Dito sila nagluluto. Grabe ang gatong, lalaki. Amigo na kong gwapo. Vlogger na. Tara dito. Iihaw kami ng ano, tawag dito, tulingan. So magsasabaw ng bangus. Kasi mga hangover pa yata itong mga to eh. Pauwi na tayo, sasakay tayo dyan ng barge na yan. Papuntang Davao. Yun, diyan tayo sasakay papuntang Davao City. Yan yung mga kasamahan natin, tatawid din pa Davao City naman. Yan, yung the click 160 natin. Yan na po yung sasakyan namin patawid ng Davao City. So may dumating din na barge. Dami din pasahero. Yan, yan, diyan kami sasakay. Patawid ng Davao City. Mga sasakyan. Lahat ng mga motor dito sa likod. Kasi walang pintuan to sa ano sa likod. Kailangan iikot. Ito yung pinaka labasan namin pagkadating namin ng Davao, Davao City. Paalis na kami, papunta na kami Davao City. Hindi na ako makakalapit may bintana kasi daming motor, walang madadaanan. Na naiikot na yung barko namin sinasakyan. Sa Davao City na tayo.